Magandang araw, Helena, at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga paraan ng pagbebenta ng mga natatanging paninda. Ang isang entrepreneur ay kailangang maging masinop at malikhain. Ano kaya ang maaaring gawin upang maging maganda at maayos ang mga produktong paninda? Bilang isang entrepreneur na nagnanais na magtayo ng negosyong pantahanan o pampamayanan, kailangan mong matutunan ang mga paraan at paalala kung paano maibebenta ang mga natatanging paninda. Makatutulong ito upang matiyak na ang produkto ay magiging patok sa mga mamimili, at makapagbibigay sa iyo ng tiyak na kita. Wastong pamamahala at pag-iingat sa mga natatanging paninda. Sa pagsisimula ng isang negosyo, kailangang isaalang-alang ang pagiging masinop at malikhain. Ito ay makatutulong para mapalago at mapangalagaan ng mabuti ang napiling negosyo. Piliin at suriin ng mabuti ang produktong nais ibenta. Pangasiwaan ng wasto at maayos ang mga paninda. Ang maayos na pangangasiwa ay ang susi upang lumago ang isang negosyo. Kailangang may alam sa kalakaran sa pagbebenta ang taong nangangasiwa upang hindi ito malugi. Panatilihin ang magandang kalidad ng mga produkto. Upang mahikayat ang mga mamimili, kailangan ang magandang kalidad ng produkto. Kailangang mas ulit nila ang kanilang ibinayad sa kanilang biniling produkto. Para lalong mapaganda at masiguro ang kalidad ng disenyo ng isang produkto, maaaring magtanong at humingi ng mga suhestyon mula sa mga kakilala at mamimili. Palagi ang alamin ang kasalukuyang presyo sa pamilihan upang maiwasan ang pagkalugi. Ito ay batay sa dami ng supply ng bawat produkto. Ang Department of Trade and Industry o DTI ang nagapatupad ng mga itinatakdang presyo ng mga bilihin. Pumili ng naiiba at patok sa mga mamimili. Mahalagang may benta ang mga produkto sa takdang oras. Magiging patok ang mga produkto kung hindi mo gagayahin ang mga paninda ng iyong katabing tindahan. Kung nais makapagbenta ng maramihan at makakuha ng paunang puhunan, maaaring dumulog sa Department of Trade and Industry o DTI para sa mga karagdagang konsepto sa pagdidisenyo at pagbuo ng produkto. Pag-iingat sa mga ipinagbibiling produkto. Narito ang ilang mga paalala upang makaiwas sa anumang problemang kakaharapin hinggil sa mga ipinagbebentang produkto. Gawing malinis ang mga produktong ibebenta. Gumamit ng malinis na kagamitan at kasangkapan sa pagbebenta ng produkto. Sumunod sa pamantayang pangkalusugan sa pagbebenta ng produkto. Siguraduhin na suri ng inspector ang mga produktong ibebenta. Suriin ang expiration date ng mga produkto. Mga paraan ng pagbebenta ng natatanging produkto. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga paraan ng pagbebenta ng natatanging produkto. Pakyawan o wholesale. Maramihan ang pagbebenta ng pakyawan. Mas mababang halaga ang presyo kapag maramihan ang pinag-uusapan. Halimbawa, isang bilaong puto, isang tray ng itlog na maalat, tingian o retail. Ito ay ang pagbebenta ng paisa-isa o paunti-unti sa mga mamimili. Halimbawa nito ay vendor sa palengke, sari-sari store, kantin o karinderya. Paglalako, ito ay isang paraan ng pagbebenta na kung saan ay inilalako ang mga paninda sa mga suki o mamimili. Ilan sa mga halimbawa nito ay ice cream o sorbetes, taho at mga kakanin, mga gulay, prutas o isda sa kariton. Pag-aangkat, ito ang tinatawag ding consignment, ibibigay ang produkto ng wala pang bayad. Babayaran ito sa takdang araw na napag-usapan. Halimbawa ay mga paninda sa sari-sari store.
at mga soft drinks sa tindahan. Online selling. Ito ang pagbebenta ng mga produkto na hindi umuupa ng pwesto. Ito ay pagbebenta ng produkto sa pamamagitan ng social media. Halimbawa nito ay ang pagbebenta ng mga pagkain gamit ang Facebook at Instagram. Pagbebenta ng natatanging paninda gamit ang social media o online selling. Dahil sa pag-usbong ng teknolohiya, karamihan sa mga tao ay umaasa na lamang sa madali ang pamamaraan katulad na lamang ng pagbili online gamit ang internet. Dito pumapasok ang konsepto ng online selling. Ano at papaano ginagawa ang online selling? Ang online selling ay ang pagtitinda ng produkto na ginagamitan ng electronics o internet. Ito ay ang pagtitinda sa internet gamit ang websites, applications o mga social networking sites. Ito ay katulad din ng catalog na may mga larawan at presyo. Pipili lamang ang mga mamimili sa pamamagitan ng internet. Kapag may nagustuhan ang mamimili, dito ay maaari niyang padalhan ng mensahe ang nagbebenta sa pamamagitan ng chat o text message para sa karagdagang impormasyon. Kapag nakapili na ay maaari niyang bayaran ito sa mga accredited payment center o personal account ng may-ari, o kaya naman ay cash on delivery, depende sa napagkasunduan. Kapag nagkasundo, ipapadala ng seller ang produkto sa kanyang mga accredited na tagapagpadala. Ilan sa mga halimbawa ng mga nagbebenta gamit ang online selling ay ang mga sumusunod. Lazada, Shopee, Amazon. Ang mga produkto naman na maaaring ibenta online ay ang mga sumusunod. Digital products tulad ng e-books, images, music, videos, computer software at websites. Physical products tulad ng groceries, pagkain, pampaganda, gamit sa bahay, at iba pa. Sa pagnenegosyo, may mga bagay na dapat isaalang-alang para maging legal at lehitimo ang mga ito. Kung masusunod ang tamang proseso sa pagnenegosyo, ang isang negosyante ay maaaring umasenso at kumita ng malaki. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.